Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw, muling mag-uulat sa bayan si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ito ang pang-apat na SONA o State of the Nation Address ng Pangulo. Pangatlong taon na niya sa pwesto, kaya ibig sabihin, nangangalahati na siya sa kanyang termino. Saan na nga ba tayo dinala ng kanyang ipinangakong tuwid na daan? Ako po si Jessica Soho at ito ang SONA ni Pinoy 2013, ang special coverage ng GMA News TV. Ang Pangulo na rin mismo ang nagsabi minsan, ang taong bayan ang kanyang boss, kaya dapat ang SONA ay hindi lang tungkol sa Pangulo at ang kanyang talumpati. Tungkol din ito dapat sa kalagayan ng ating bayan sa pananaw ng mga mamamayan. At para tulungan tayong pulsuhan ito, makakasama natin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para ipakilala sila. Sasamahan tayo ni na Maki Pulido at Mark Salazar. Maki, Mark! Maraming salamat, Jessica. Gaya nga ng sinabi mo, Jessica, no, kasabay rin nating susubaybay sa SONA ni Pinoy ang ilang kinatawan mula iba't ibang sektor. Narito ang grupong kadamay para sa sektor ng urban poor. Gayon din ang National Urban Poor Sectoral Council para naman sa mga kababayan nating informal settler. Ang sentimiento ng mga kontra sa RH Law, ipararating ang mga miyembro ng Angkapatiran at UP for Life. Sa larangan naman ng ekonomiya at negosyo, makakasama natin ang mga kinatawan mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry at mga estudyante mula sa University of the Philippines. Narito rin ang Family Planning Organization of the Philippines na maghahayag ng kanilang pananaw tungkol sa mga isyong pangkalusugan. At ang University of the Philippines Association of Political Science Majors para bigyang boses ang kabataan. Magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga panauhin na magbahagi ng kanilang mga tanong at kuro-kuro tungkol sa lagay ng ating bayan at sa SONA ng Pangulo. Balik sa iyo, Jessica. Maraming salamat, Maki at Mark. Makakasama po rin natin ngayong hapon ang ilang eksperto sa iba't ibang mga larangan para tulungan tayong himayin ang iba't ibang mga issues sa ating lipunan. At para rin bigyan tayo ng perspective kung ano ba ang ating state of the nation sa kasalukuyan. Unahin po natin si dating Finance Undersecretary Professor Milwida Guevara. Isa po siya sa mga founding member ng Movement for Good Governance o MGG. Samahan ng mga ekonomista at dating opisyal ng gobyerno na nagsusulong ng isang malinis at bukas na pamamalakad. Taon-taon po ay naglalabas sila ng scorecard o grado ng Pangulo sa iba't ibang mga sektor. Narito rin ang political science professor mula sa UP Diliman, si Dr. Clarita Carlos. Mula po naman sa UP School of Economics, profesor at dating budget secretary, si Dr. Benjamin Jokno. Kasama rin po natin ngayon si dating Cabinet Secretary Ricardo Saludo. At para patas ang lahat, para po naman sa panig ng administrasyon at ng Pangulo, makakausap din natin live mula sa Batasang Pambansa si Secretary Sonny Coloma ng Presidential Communications Operations Office. Welcome po at magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon, Jessica. Yes. Hindi lang po kami siksik sa diskusyon dahil nakatutok din ang buong puwersa ng GMA News para bigyan tayo ng pinakasariwang balita kaugnay ng SONA ng Pangulo. Mag-uulat live mula sa Batasang Pambansa si Ruth Cabal. Nasa Commonwealth naman si June Veneracion at nasa labas naman ang Batasang Pambansa si Ian Cruz at si Jam Cesante nakatutok din sa Senado. At kayo rin po mga kapuso, pwedeng makibahagi sa aming diskusyon sa pamamagitan ng social media. Meron ba kayong mga tanong, komento o reaksyon tungkol sa State of the Nation Address o maging sa pamumuno ni Pangulong Aquino? I-tweet nyo po yan sa aming Twitter account na @GMAnews. Gamitin nyo po ang hashtag na SONA ni Pinoy at sisikapin po naming basahin ang ilan sa inyong mga mensahe. Pwede rin po kayong mag-post ng comment sa aming Facebook page na www.facebook.com/GMAnews at sa facebook.com/newscoop. Tinanong po namin ang ilan sa ating mga kababayan, ang ating mga newscooper,
kung ano bang gusto nilang marinig sa sona ng Pangulo. At narito po ang ilan sa kanilang mga sagot. Siguro maliban pa doon sa mga tagumpay o sa mga pangako, ang gusto kong marinig sa sona ni Pangulong Aquino ngayon ay isang pag-amin ng kanyang mga pagkukulang bilang isang pangulo. Siguro naman ngayong nangangalahati na siya sa kanyang termino, panahon na para siya mismo ay magbalik tanaw doon sa mga nakaraan niyang sona at pati na rin doon sa mga naipangako niya bago pa siya nahalal. Based on my own perspective in Pinoy's administration, may pag-unlad ang ating ekonomiya dahil unti-unting nababayaran ng gobyerno ang mga utang at higit sa lahat, kahit gabinete ng ating Pangulo ay kanyang ipinapatanggal sa pisto kung ito'y walang magandang serbisyo. Sana ipagpatuloy mo yan, Presidente Noynoy. Na sa kabila ng pagtaas at pag-angat ng ating ekonomiya, dumadami ang unemployment rate. Hindi kaya mayayaman lang ang tuluyang nakikinabang sa pag-angat ng ekonomiya? Ang isyo sa mga tinaguriang tiwaling tauhan ng gobyerno na hanggang sa ngayon ay tila ba nawalan na ng resulta? Bakit nga ba ngayon ay may isyo na naman ng pork barrels na mga, sa mga senador na tila ba lalong lumala ang korupsyon sa bansa? Pangulong Pinoy, alam po namin kayo ang daan sa matuwid na daan. Pero sana po ay marisolbahan at bigyan ng resulta ng makita ng taong bayan ang ginagawa nating hakbang para sa pag-unlad pa ng bansang Pilipinas hanggang matapos ang inyong termino. Narinig na po natin ang boses ng ilan nating mga youth scooper. Ano naman kaya ang masasabi ng ilan sa ating mga panauhin? Maki, Mark. So Jessica, no, narito naman yung sa loobin ng ating mga panauhin. Mula naman sa sektor ng urban poor, ay makakasama po natin ngayon si Kariki. Magandang hapon po, Kariki. Kariki, so ano ho ang gusto ninyong marinig? Pwede ho ba kayong tumayo saglit? Si Kariki po ng Grupong Kadamay. Alam mo Jessica, si Kariki naman, katulad nga lang nabanggit natin, ay magsasalita para sa Grupong Kadamay. At siguro ho, ano ho ba ang gusto ninyong marinig? Lalo na halos sunod-sunod po ngayon ng mga demolisyon, ano po? Ang gusto nga ho na yung marinig ay yung patuloy na pag-unlad ng mga maralitang taga-lunsod na sa amin din po ay nawa ay marinig namin ang pagdepende niya sa aming may hirap tulad sa North Triangle na patuloy na dinidemolis, na ito ay binibigay lang sa mga makadayon o mga kapitalista ang lugar namin. Ibisa naman po ay mabanggit naman yung aming hanay na mapagbigyan kami sa lugar ng North Triangle ang aming pananatili dahil po sa relokasyon na inipat po doon ay marami po nagsisipag balikan dahil po sa dalang kahirapan at wala pong hanap buhay. At kitang-kita na po natin na marami nagsipagbalik dahil po sa wala pong servisyong panlipunan na nandun din po. Nakaikibat nito, nandun nga po sa Montalban ay kitang-kita po rin natin yung nangyari pong noong nakarang August, yung pong bumaha ay nasa na po ang tungtong ng... Opo, o yun po. Pero yun lang po ang gusto ninyong marinig mula sa sona ngayong hapon. Yun nga po, bisana nga po ang maunang marinig namin na tunay na maiangat niya ang maritang lunsod at ang maraming mahihirap na Pilipino. Okay, Jessica, no, balik naman, punta naman tayo ngayon kay Mark para naman tanungin yung sentimento ng kinatawan ng ibang sektor. Mark. Maki, estudyante naman yung aking kasama, si Firth, ng Association of Political Science Students, okay, from UP. Ikaw bilang estudyante, ano yung inaasahan mong sona na maririnig mo sa sona ni Pangulong Noynoy Aquino? Sa pagtahak po natin sa tuwid na daan, atin po inaasahan na marinig sa Pangulo muli yung kanyang kampanya tungkol sa korupsyon. Isa na nga sa mekanismong ito ay pagpapasa ng Freedom of Information Bill para magkaroon ng mas bukas at mas may pananagutang gobyerno sa kanyang mamamayan. Eh kahit sinabi na hindi raw kasama sa agenda yung FOI. Yun nga, nung simula pa lang nung termino ni Pinoy, kanya nang ipinangako ito sa mga mamamayan. Mm-hmm. So dapat ngayong taon, since nangangalahati na siya, kailangan marinig na natin sa kanya kung ano yung magiging desisyon niya tungkol sa bagay nito. Sana i-certify niya na as urgent yung FOI bill. Okay, doon pa rin sa linya ng paglaban sa katiwalian. Yan po ang pulso ng ating mga panauhin. Ang ating mga panauhin namang resource person, Jessica.
Maraming salamat, Maki at Mark. Ang balita ho namin, mahaba daw yung SONA o State of the Nation address ni Pangulong Aquino sa taong ito. 1.5 hours daw yun ang initial info namin. So baka yung mga gustong marinig ng ating mga panauhin dito, wala pang applause po yun ha, 1.5 hours. So mukhang baka ma-accommodate naman lahat ng mga gustong marinig ng ating mga panauhin dito at kahit po yung mga nanonood sa atin. Kaya tanungin po naman natin ang isa-isa sa ating mga panauhin ngayon. Ano po ba ang nais ninyong marinig mula sa SONA ng Pangulo ngayong hapon? Unahin po natin si Professor, si Dr. Milwida Guevara. Natutuwa kami, Jessica, kasi lumalago yung ekonomiya. Kaya lang, sana kasama sa paglago yung mga mahihirap. Pangalawa, kailangan talaga magkaroon tayo ng mas maraming trabaho para alpas naman sa kahirapan yung mga mahihirap, lalong-lalo na yung mga nasa kanayunan. At pangatlo talaga, nasa puso ko talaga yung Muslim Mindanao. Kasi nandun talaga yung pinakamahirap. Pag pinag-uusapan yon, laging sinasabi, iba kasi dun eh. Pero Pilipino sila, kaya kailangan pagtuunan talaga ng pansin. Dr. Carlos, kayo po, ano po yung gustong-gusto nyong marinig sa SONA ngayon ng Pangulo? Well, siguro kung hindi ako makatulog sa 1.5 hours, sobrang haba nun, by the way, Jessica. Oh, you don't have enough motivation eh. Mahirap i-sustain ang interest ng listeners mo, no? So, well, bilang student of politics, tulad ng sinabi ng estudyante ko na si Fred kanina, gusto ko magsabi siya bakit yung pinromesa niya na FOI ay hindi nila ina-actionan. Kasi isa yung pinakamahalagang tungkod ng demokrasya. Kapag wala yun, parang laway lang yung transparency and accountability na paulit-ulit nating sinasabi. Nako, totoo ho yun. Isa ho ako dun sa mga pumirma para urgent sana yung issue na yun. Pero nakailang Congress na, wala pa rin inuusad yung proposal na yun. Si Mr. Saludo. Sir, Dr. Saludo, ano po ang gusto nyo po naman na marinig sa SONA ng Pangulo? Sana magkaroon na ng linaw kung ano nga magiging direksyon ng kapayapaan sa Mindanao at pati na rin sa pagitan ng gobyerno at mga komunista kasi ito ay lumalagas ng buhay ng ating mga kababayan at pumipigil din sa paglago ng ekonomiya dun sa mga lugar na apektado ng digma. Pangalawa, uulitin ko yung sinabi na napakahalagang tuunan ng pansin ang paglago ng trabaho. Yung ekonomiya, sige, maganda't lumalago yan. Pero ang tanong, lumilikha ba ng trabaho? At ang malungkot nito, kung ikukumpara yung ating unemployment noong taong nagdaan, kung saan ang ating growth ay lumakas, lumubha pa yung unemployment, kumpara sa 2009, ang ating growth ay wala pang 1%, pero actually, yung ating unemployment bumaba. No? Kaya dapat pag-aralan ng gobyerno, paano ba talaga matutugunan ang hamon ng paglikha ng trabaho. At sususugan ko na rin yung kahalagahan ng pagtutuon ng pansin sa paglaban sa katiwalian. Ito naman ay pangako ng ating Pangulo mismo. At dito makatutulong na yung dalawang malaking usapin na ngayon ay sumisilakbo, yung tungkol sa pork barrel, 10 bilyon, at saka yung usapin tungkol sa 30 milyong dolyar na di umano'y hiningi sa mga sa isang kumpanya mula sa Czech Republic, ito ay mabigyan ng pansin ng ombudsman. Mahirap po na ito ay ipaubaya sa mga ahensya ng gobyerno para imbestigayin kasi meron ho silang vested interest. Ito po ay dapat ibigay sa ombudsman. Okay, si Dr. Jokno, nagsilbi ho rin dati sa ating gobyerno katulad ni Mr. Saludo. Kayo po, ano po ang gusto ninyong marinig sa SONA ng Pangulo? Lalo na napaka-importante po nitong ekonomiya. Well, tatlong taon na siya. No? So, dapat siguro kumpara natin ano bang nangyari noong 2010, ano nangyari ngayon. At gusto ko makita siguro sa SONA na ito, ano bang konkretong programa niya para mabigyan ng trabaho ang ating mga maraming kababayan. Ano? Alam mo, 1.1 million ang pumapasok sa labor force every year. On top of that, meron ng 3 million na walang trabaho. And then, meron pang another 8 million na underemployed. Dami nun. Anong gagawin ng gobyernong ito para ma-address yung kawalan ng trabaho? Alam naman natin magkakambal yung kawalan ng trabaho at kahirapan. So kung gusto niyang magkaroon ng solusyon ng kahirapan, dapat ma-solve niya yung problema sa trabaho.
In one of your previous interviews, Dr. Jokma, may sinabi kayong midterm na, kumbaga, tama na yung practice. Actually, one year, tama na yung practice. Eh. Pag yung learning curve mo, sumobra sa one year, mahina ka na talaga. Pasensya na si Secretary Coloma. On the defensive siya dahil siya magsasalita para naman sa panel. Siya sa Batasang Pambansa. Secretary Coloma, nandyan ka ba? Magandang hapon sa iyo, Jessica, okay, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Oh, narinig mo yung gustong marinig ng ating mga kababayan dito sa studio at ng ating mga expert tungkol sa sona ng Pangulo. Una sa lahat, totoo bang 1 hour and 30 minutes o 90 minutes lahat-lahat ang speech ng Pangulo? Hindi ko alam yung exact length ng kanyang talumpati, Jessica, no? Pero makatitiyak tayo na siya ay maglalahad ng lahat ng kailangang malaman at marinig ng ating mga kababayan para mabatid nila ang tunay na estado ng ating bansa. Okay, at narinig nyo ho yung mga gustong marinig sana ng ating mga eksperto pati na ng mga sectoral representatives na nasa ating studio ngayon dun sa sona ng Pangulo. Ano reaction nyo doon? Gusto nila siyempre marinig daw yung siyempre yung economy, yung kalagayan ng Mindanao, sabi ni Secretary ni Professor Guevara, etc. etc. Yung mga alleged, sabi naman ni Mr. Saludo, yung mga pork barrel controversy, yung mga ganyan. Kung ibabatay natin doon sa tatlong nakaraang sona ng ating Pangulo, ay malaki ang tsansa, no, na matatalakay po lahat ng mga saloobin na binagit ng iba't ibang sektor na may kinatawan sa ating talakayan ngayong hapon. At nice ko lang banggitin, no, na kung tayo ay nakakarinig ngayon ng maraming pagsisiwalat ng mga nangyayari sa ating lipunan, ito ay sapagkat nakapagtatag tayo ng isang lipunan na kung saan ay maaaring ipahayag ang mga ito. No? Meron na tayo ngayong climate of good governance which makes it possible for the citizens to air their sentiments and grievances. Okay. Brief question, Secretary Coloma, bago natin puntahan yung pag-grade ng MGG kay Pangulong Aquino. Given na napakataas po ng kanyang popularity ratings, etc., I've heard a lot of people complain na sa sobrang popularidad ng Pangulo, parang hindi niya nagamit daw yon, parang underachieving daw itong administrasyon na to. Given his very popular, yung napakataas sa popularity ratings po niya, ano yung reaction niyo dyan? Ilagay lang po natin sa konteksto, no? Marami kasi nagsasabi, hindi daw nararamdaman yung epekto ng mga programa sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Pero in survey after survey, lumalabas naman, Jessica, no, na consistently more than 70%, minsan hanggang 80% ang performance approval at trust rating ng ating Pangulo. Pinapahiwatig lang yan sa aking pananaw na naintindihan ng ating mga mamamayan na hindi naman kaya ng Pangulo o ng pamahalaan na resolbahin lahat ng mga usapin na yan o lutasin ang lahat ng problema overnight. Pero nakikita naman ng mga mamamayan na meron ng malaking pagbabago na naganap sa ating bansa. Tayo ay taas noona sa the rest of the world sapagkat may karangalan na ang ating bansa. Kinikilala tayo bilang isang investment grade economy. Dumadami na rin po ang turista, pati domestic tourists. Gumagalaw na po mga Pilipino, dinadalaw at iba't ibang magagandang tanawin sa ating bansa. Yan ay mga pahiwatig, no, na nagkaroon na ng mahalagang pagbabago sa ating lipunan. Okay, maraming salamat po, Secretary Coloma. Diyan lang po sana kayo para pag may na-raise pong point dito sa studio, mahihinga naman namin ang reaksyon kayo po dyan at para po sa panig ng Pangulo. Sa punto pong ito, silipin natin ang scorecard na inilabas ng Movement for Good Governance nitong nakaraang Biyernes, kung saan bahagya lamang tumaas pero nananatili raw pasang-awa ang grado ni Pangulong Aquino ngayong taon kumpara nung nakaraang taon. Panoorin po natin ang report na ito ni Joseph Moro. Tinimbang ngunit kulang. Ganito isinalarawan ng grupong Movement for Good Governance o MGG ang performance ni Pangulong Aquino nitong nakaraang taon bago ang kanyang State of the Nation address sa Lunes. Sinukat ng MGG ang Pangulo kung natutupad ba niya ang kanyang mga pangakong binitawan nung tumakbo siya sa pagkapangulo. At ang grade na ibinigay nila sa Pangulo para sa trabaho niya nitong nakaraang isang taon, 5.77. 0 ang pinakakulelat at 10 kung tuluyang natupad niya ang kanyang pangako.
yung score natin mula sa 0 to 10, di ba? So, nakalampas naman ang Pangulo sa kalahati. So, ang ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang mga pangako. Kaya lang, yung mga resulta, kulang pa. At least, nagpapasalamat po kami na nakikilala ng MGG na may nagkaroon ng improvement sa ginagawa natin, no? Kaya natin ang lahat para ipagpatuloy yung mga reform ang ginagawa ni Pangulong Aquino. Bagya lamang ay tanas nito sa score nila sa Pangulo noong 2011 na 5.59. Sa governance o pamamahala, nakakuha ng pinakamataas na grado ang Pangulo, 6.62. Plus points sa Pangulo ang pagtatatag niya ng performance incentive system sa gobyerno. Masigasig rin daw ang Commission on Audit o COA sa pagbusisi ng gastusin ng pamahalaan at ang pagsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Pero sabi ng MGG, dapat daw ay musundan agad ito ng desisyon dahil sa kasalukuyan, aabot din sa 4,000 ang nakapending pangkaso rito. Pero pinakamababa ang grado ng Pangulo kung kalikasan ng pag-uusapan. Ito raw ay dahil sa hindi malino na pagpapatupad ng Clean Air Act at Ecological Waste Management Act ng DENR. Bumaba naman ang performance ng Pangulo sa edukasyon mula sa 6.1 noong 2011, 5.79 ang grade niya para sa taong 2012. At sa public finance na 5.7 kumpara sa 6.88 noong 2011. Sabi ng MGG, bagaman natupad ng Pangulo ang pangako niyang walang bagong buwis na ipapataw, talamak pa rin daw ang smuggling at mahina pa rin ang pagpapatupad ng batas sa pangungulekta ng buwis. Sa kalusugan, tumalo ng grade ng Pangulo mula sa 3.17 lamang noong 2011, nag-iitong 5.5. Achievement daw, sabi ng MGG, ang pagpapasa ng Aquino Administration ng Sin Tax Reform Law na tinataya magdadagdag ng 32 bilyong pisong buwis sa kaban ng bayan at ang National Health Insurance Act of 2012. Pero nag-aalala ang MGG sa kahihinatnan na Reproductive Health Law o RH Law na nakabinbin pa rin sa Supreme Court. Sa ekonomiya, 6 ang grade ng Pangulo dahil sa lumalago nating gross domestic product na mas maganda kumpara sa karatig nating mga bansa. Dagdag pa raw dyan ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin o inflation rate. Pero mahina raw ang Pangulo sa paglikha ng trabaho at pagbawas sa kahirapan o poverty incidents. Nagpo-focus po tayo sa mga sektor katulad ng tourism, agriculture at infrastructure. Itong mga sektor na ito ay kapag mapagpatuloy ang pag-unlad ng mga sektor na ito ay maglilikha ng trabaho ito. 5.5 naman ang grade ng Pangulo sa Agrikultura. Ito raw ay dahil sa paglago ng produksyon ng palay, mais, tubo at pinya at pagdadagdag ng budget ng gobyerno sa farm to market roads at sa sistema ng patubig o irrigation. Sabi ng MGG, dapat daw ay matuto ang taong bayan na sukatin ang mga hinahalal nila mga lider ng bayan para masigurong hindi mapapako ang mga pangakong kanilang binibitawan. Hindi pwede yung salita lang eh, tsaka yung magagandang diskurso, di ba? Kasi malalaman natin kung lumalaki tayo at tumataba tayo, kailangan may numero. Malaki ba ang ekonomiya? Lumalaki ba yung mas mahirap? Sabi nga ni Pangulong Aquino, nung bago siya umupo, ay hindi naman lahat ng problema sa Pilipinas ay masusolusyonan sa loob ng 3 o 6 na taon. Ang mahalaga ay we are moving in the right direction ay gumagawa tayo ng hakbang para ma-resolve yung mga problema na ito. Joseph Morong, GMA News. Okay, inuulit po natin, ang gumawa po ng scorecard na yan ay ang grupong MGG o Movement for Good Governance. At ito po ay binubuo ng mga dating opisyal ng pamahalaan at ng mga eksperto. At gumagawa po sila ng scorecard ng Pangulo every time na magsusona. At ang representative po ng MGG dito sa ating panel ngayon ay si Professor Lilwida Guevara. Una po sa lahat, ma'am, paki-explain nyo nga ho, bakit nyo ginagawa ito, ano po ang inyong pakay at yung inyo rin pong methodology? Kasi Jessica, yung pagmamahal sa Pangulo, yun ay damdamin eh, diba? So malaki ang tiwala sa kanya. Pero iba yung damdamin kesa sa talagang resulta. At yung MGG, talagang binibilang niya kung ano yung nagawa ng Pangulo base dun sa kanyang ipinangako. So talagang yung MGG, tinitignan yung numero. Kung nangako siya na tataas ang ekonomiya o tataas ang pagkolekta ng buwis, magkano ba yung kinolekta? So talagang bilang.
doon sa kanyang ipinangako at saka sa kanyang nagawa. Okay, but doon po sa mga nagtataas ng kilay, bakit may grupong ganyan? Anong agenda nito? Alam nyo naman ho, di ba, hindi maiwasan yung mga ganyang tanong. Alam mo, MGG, noong pang 2003, okay, kasi itinatag ito para magkaroon ng tunay na pagbabago sa magandang pamamahala. Ito ay itinatag, talagang nagkabuklod-buklod kami nung panahon ni Pangulong Arroyo. Mm-hmm. Ngayon, nung panahon na ni Pangulong Aquino, kailangan din bantayan ang administrasyon. Kasi hindi ko mamahal ng tao ang isang pangulo, pababayaan mo na yung kanyang mga pangako. Diba? Kailangan talagang lahat ng mamamayan. Alam mo, ang tema ng MGG, we deserve better. Mm-hmm. Kailangan tayo ang paglingkuran. Kasi sabi nga ng Pangulo, tayo ang boss. Diba? Pero hindi ito dapat promises lang eh. Hindi dapat motherhood statement. Talagang dapat makita natin, lumalaki ba ang ekonomiya, lumalaki ba yung paglago ng buwis, na babawasan ba yung mahirap. So ito ang pakay ng MGG para ma-measure talaga yung performance ayon sa nangyayari, hindi lamang sa ganda ng sinasabi. Paano ho nyo na-arrive yung, paano nyo ho na-aabot yung grading na binigay nyo po sa Pangulo? This year, it's 5, or last year, for 2012, it's 5.77. Noong 2011, ay 5.59. Noong 2010, ay 4.69. From 1 to 10 ho yan. So, kung in the linggo po ng ating mga estudyante na narito sa studio ngayon, bahagya lang from 5. So, parang pasang-awa nga ho ito. Parang konti lang ang itinaas dun sa passing mark. Paano nyo ho narating ito? Kasi minimeasure natin, no? So, halimbawa, kung 0, ibig sabihin hindi niya naibigay ang kanyang mga pangako. Yung 10 naman, ibig sabihin talagang naibigay niya yung kanyang pangako. Mm-hmm. At tinitignan natin ang numero. Halimbawa, yung pagtaas ng buwis. Tuwan-tuwa ang Pangulo doon, no? Pero pag tinignan mo yung pagtaas ng buwis, ang itinaas niya, konting-konti lang. Kasi last year, ang ating nakolekta, yung tinatawag nating tax effort, mm-hmm, magkano yung nakolektang buwis doon sa lahat ng kinita ng Pilipino? 12.5%. Ngayon, ang itinaas lamang ng tax effort na napakaraming rules na pinalitan ng BIR, no? So, ito nga yung ibinagsak din ng kanilang score, eh. Kasi kumolekta sila, pero ang dami-dami nilang rules na pinalitan. So, mm-hmm, hindi fair. At saka nag-introduce siya ng uncertainty sa ating mga kababayan. Okay. So, ano po yan? May mga eksperto pong katulad ninyo na may scorecard kayo, and then each of you will grade the president? Ito, halimbawa yung sa health. Ang gumawa niyan, mga doktor. Okay. At tinignan nila, halimbawa, last year, ilang bang mga barangay ang nagkaroon pa ng mga midwife at saka ng mga rural health unit. Eh hanggang ngayon, 18,000 lamang na barangay ang merong midwife. Kaya nga pag tinignan mo yung numero, ang daming nanay, tumataas ang bilang ng nanay na namamatay. Mm-hmm. Diba? Uh-huh. So, yun yung tinitignan natin. So, bilang talaga yung ano. So, halimbawa yung 5.77, ibig sabihin, parang kalahati lang, mahigit ng konti sa kalahati ang naibigay ng Pangulo sa kanyang mga pangako. Okay. Dito po sa inyong grading sheet, Professor Guevara, ang pinakamataas pong nakuha ng Pangulo ay sa, kumbaga sa subject, ay sa governance, 6.62. Pero ang pinakamababa ay sa environment. Tama po ba? 5.3. Kitang-kita mo naman yon, Jessica. Mm-hmm. Binabati namin talaga yung Pangulo kasi sa paglago ng ekonomiya, tapos pagbaba ng presyo, na-control niya yung presyo, pagkatapos napababa din niya yung deficit, no? Mas marami siyang, kahit na mas malaki pa rin yung ginagastos ng gobyerno, hindi na siya ganong kalaki, 2.3% na lamang. Okay. Pero ang hina-hina niya talaga sa poverty reduction, konti lang ang ibinaba ng mga mahihirap. Tapos kitang-kita mo naman yung hirap natin sa pag-adjust sa climate change, sa amin nga, no? Baha kami araw-araw, di ba? Kitang-kita mo yon na ang dami-daming taong nahihirapan, hindi tayo handa sa mga climate change. Okay. Yung grade nyo po sa economy ay 6. That's not so bad, considering na ang highest ay 6.62. Pero sabi nyo, sa poverty alleviation, mababa pa rin talaga ang puntos niya. Oo, bagsak siya doon. Kasi talagang, halimbawa, napakalaki ng ginagastos natin sa 4 P's. Pero hindi natin nakikita sa
kapag konti ng mga mahihirap, ganun karami pa rin yung mahirap. Eh bakit, 'di ba? Posible siguro na hindi tama yung programa o hindi angkop. Okay. Mamaya po hihimayin natin ang tungkol sa ating ekonomiya dahil napaka-importanteng aspeto po yan ng ating buhay. Si Professor Jokno, hinga natin mamaya ng kanyang opinion at ang kanyang perspective tungkol sa ating economy dahil ito pong ating discussion ngayon sa studio ay sinegmentize po natin para mas maintindihan po ng ating mga viewer at gayon din ang ating mga panauhin dito sa studio. Samantala, isa nga sa mga pangunahing prioridad ng bawat administrasyon ang pag-unlad ng ekonomiya at kabilang sa mga sukatan niyan ang gross domestic product o GDP na binubuo ng mga nalikhang produkto at serbisyo sa ating bansa. Natupad nga kaya ni Pangulong Aquino ang pagpapalago ng GDP ng Pilipinas katulad ng kanyang naipangako sa mga nakalipas niyang mga SONA. Panoorin po natin ang report ni Jiggy Manikad. Sa pag-upo ni Pangulong Binigno Simeon Aquino III sa pwesto noong 2010, minana niyang ekonomiyang sunod-sunod na tinamaan ng epekto ng El Nino phenomenon. Kaya sa third quarter ng 2010, 7.3% ang naitalang paglago ng gross domestic product. Bumaba pa ito lalo sa fourth quarter nang naitala ang 6.1% GDP growth rate. Pero pagpasok ng 2011, kapansin-pansing tumamlay ekonomiya. 4.6% ang growth rate noong first quarter na ayon sa ilang mga ekonomista, sanhiraw ng pagbabawas ng gastos ng gobyerno. Bumaba pa yan sa 3.2% sa kasunod na quarter dahil sa epekto ng paghina ng malalaking ekonomiya sa mundo at 3% sa third quarter nang magbawas sa gastos ang gobyerno at humina ang sektor ng pangingisda. Naging dagok naman sa fourth quarter epekto ng mga bagyo, kabilang po dyan ang bagyong Sendong sa Mindanao. Pero sa panahon ding iyon, bagyang umakyat sa 3.8% ang GDP growth rate. Kung tumamlay ekonomiya noong 2011, tila sumiglan naman ito ng sumunod na taon dahil sa paglakas ng iba't ibang industriya at service sector. Umarangkada sa 6.5% ang GDP noong first quarter. Pinakamataas po yan sa buong Timog Silangang Asya. Bumababa nito sa 6.3% ng second quarter, nakabawi naman ito sa third quarter sa 7.3%. Sa pagtatapos ng 2012, pumalo sa 7.1% ang GDP growth rate sa fourth quarter. At sa pagsisimula ng taong 2013, buwan naman ng balita ang pagpalo ng ating GDP sa 7.8% na pinakamataas sa buong Asya. Sa mga nalalabi pang taon ng Administrasyong Aquino, magtuloy-tuloy pa kaya ang pagsiglang ito ng ating ekonomiya? Para sa SONA ni Pinoy, Jiggy Manikad, GMA News. Pag-usapan po naman natin ngayon ang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Aquino. Si Secretary Ben Jokno, dati pong namuno o dati pong nagsilbi sa administrasyon ni Pangulong Erap Estrada. At Professor Dr. Jokno, how is it possible na mataas po yung mga economic figures ng ating ekonomiya under this administration pero ang taas ng unemployment rate din at hindi naka-generate ng jobs, etc. Paano ho nangyari ito? Phenomenon ho ba ito? O isa hong kabalintunaan na matatawag? Magic. Magic siguro. Hindi. Pag nakita mo yung ekonomiya, lumago, yung first quarter, lumago ng 7.8, no? Ang ibig sabihin nun, hindi naman lahat ng Pilipino, 95 million Filipinos, ay gumanda ang buhay nila ng 7.8. No? Maganda yun siguro sa mga mangangalakal sa Makati, mga tumaas ng 100% ng income nila. No? Kaya dumadami ang bilyonaryo natin. Eh. Tapos kasabay, dumadami rin ang mahihirap natin. No? So, hindi even yung benefit ng growth na yun. No? Maraming naiiwan. Kung ikaw ay walang trabaho, definitely hindi 7.8 yung growth sa'yo. No? Uh-huh. So, ako, para ma-evaluate ko kung maganda talaga ekonomiya, hindi lang ako mag-rely doon sa isang numero na yon. Uh-huh. One number representing 95 million. No? Dadalhin ko din yung mga ibang factors like unemployment nga. Ano nangyari sa unemployment? No? Kung kumpara mo yung unemployment nitong noong April, kumpara doon sa pumasok si Pinoy, kasi dapat ganun ang magandang comparison ngayon. Hindi yes. na yung last year eh. Mm-hmm. Tatlong taon na siya eh. So, ano yung condition ng pumasok siya, anong condition natin ngayon? Mm-hmm. So, kumpara mo yung unemployment nung pumasok siya, 7.3. Mataas yun.
dahil nanggaling tayo sa isang malaking crisis, world crisis yun. Okay. No? Mm-hmm. Ngayon, mas magrabe pa, no? 7.5. Nanggaling yun sa last year, April last year, 6.9. No? Mm-hmm. So, pangit talaga. Pangalawa, kukonsider ko rin yung poverty reduction. Ilan ba ang mahihirap? Nadagdagan ba o nabawasan? Mm-hmm. Ang every 3 years, meron tayong ginagather na datos. So, 2009, ang pinakamalapit dyan ay 2009 at 2012. Mm-hmm. Eh, lumalabas na walang pagbabago. Walang mm-hmm. pagbabago sa dami ng, in terms of poverty incidence, no? Mga around 28%. Eh, di ho ba nung minsan nga nagsalita si Secretary Balisakan, eh, sinabi niya, six years ago, hindi nabawasan yung bilang ng mga mahihirap sa ating bansa. And this is government statistics na mismo. Yun nga, hindi siya sinama dun sa biyahe ng Pangulo because of that. Oh, pero yung sinasabi ni RC Balisakan, from 2006 papunta sa 2009, nadagdagan pa ang mahihirap ng 1.3 million. Mm-hmm. And from 2009, papunta sa 2012, nadagdagan ng kalahating million. So talagang hindi kumaganda ang ekonomiya natin. Kaya I disagree with the rating here, actually. No? Although mababa naman to. Yung 6 na binigay po nila, Professor Guevara. Oh, mababa na yan. Mataas. So, sa tingin ko, mataas pa yun. Ano? Okay. Dahil, halimbawa, i-consider ko, halimbawa, yung public infrastructure. Mm-hmm. Alam naman natin na for the last 10-12 years, nakalimutan natin magtayo ng mga bagong bridges, kalsada. Yung EDSA ngayon, matagal na yan, hindi man lang mm-hmm. nami-maintain, eh, di ba? So, to me, kailangan tayo gumastos ng mga around 5% of GDP. Alam nyo, tinanong ko dyan ang ilang na ma-official ng ating gobyerno. Sabi, bakit parang ang bagal nyong gumastos? Parang takot na takot kayong gumastos. Pero I think, sa ibang ayaw ho yata nilang kasing madaliin daw dahil dyan papasok naman yung mga katiwalian. Pero the process, yun nga lang, walang infrastructure tayo mga nakita. I recall an incident noong panahon ni Mrs. Aquino, ni Tita Cory, ano? Nag-appoint siya ng isang napakalinis na public works secretary, talagang Mr. Clean. Mm-hmm. Isang taon, wala siyang inaprubahan project. Sabi niya, no project, no corruption. Eh, ganun din siguro nangyayari dito. Mabagal masyadong takbo ng mga proyekto. So, wala. And I remember, yung first SONA po ni Pangulong Aquino, sabi niya, by my next SONA, andyan na yung mga PPPs. Although sinabi niyo huyata in your previous interview na hindi lang dapat nakafocus tayo sa PPPs. 23 PPP projects yung inannunsyo na noon. Parang nakadalawa o tatlo lang huyata. Tatlo lang, isa pa lang ang tumatakbo. Mm-hmm. At saka yung tumatakbo na yun, napakaliit na proyekto na 1.9 billion lang yun. Tanungin ho naman natin ang panig ni Secretary Coloma. Secretary Coloma, ayan na naman, kayo na naman po ang on the defensive, ika nga. Bakit nga ba ang ganda ng mga economic figures pero hindi nadagdagan ang mga trabaho at bakit napakabagal ng infrastructure development ng inyo pong administrasyon? Secretary Coloma? Mainam po na naririyan si Secretary Jok, no? Dahil nagkaroon na rin po siya ng karanasan na maglingkod sa ibang administrasyon. At alam naman po natin na may complexity pong involved dito. Ang masasabi ko na lamang, tinatanggap namin yung mga suggestions for improvement. Ginagawa po ng administrasyon ang lahat na makakaya sapagkat ang amin po namang trabaho sa kasalukuyan ay work in process pa lamang. No? Kaya din po, pati yung rating ng Movement for Good Governance, kung ngayon sa kalahatian ng panunungkulan ni Pangulo Aquino ay binigyan kami ng passing rate, magsisikap pa rin po kaming taasan yan, no? Sapagkat ang pinakamahalagang rating naman ay yung sa pagtatapos ng termino sa 2016. No? Siguro po yun ang magiging tunay na batayan. At sa kasalukuyang panahon, ang magagawa lang namin ay pagsikapang pang pagbutihin at pag-ibayuhin ang pagpupunyagi upang baguhin ang buhay ni Juan de la Cruz. Okay, pero Secretary Coloma, tama ba yung perception? Parang takot na takot gumastos ang administrasyong ito kaya walang gaanong public infrastructure projects na nagawa. Siguro po unawain natin yung konteksto, no? Kasi po kung sa gastusin lamang, tunghayan po natin yung National Expenditure Program o yung ating national budget. Ngayon lang po lumampas sa trillion yung ating budget, no? Yung 2014 nga ay 2.68. At yung pong mga paggastos sa top 10 departments, no? Sa pamumunuan ng Department of Education, Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense,
ito po ay aabot sa mga record levels of expenditures. Hindi po totoo na takot kaming gumastos. Ang aming pong inaasikaso ay yung tamang paggastos at yung paggastos na tutungo talaga para sa kapakanan ni Juan de la Cruz. At ang lahat pong yan, yung pong malalaking pag-increase ng budget ng iba't ibang pambansang kagawaran, ay natamo po yan na hindi po nag-i-increase ng bagong taxes. Okay, if with your indulgence, Secretary Coloma, baka si Professor Jokno, may tanong ba kayo kay Secretary Coloma on the economy, sir? Hindi, gusto ko lang sabihin, yung nabanggit na ito ni Nene a while ago, no, yung tax effort. Yes. Alam mo kasi sabi ni Presidente, no new taxes. Eh palagay ko hindi niya kayang gastos ang lahat yung pangangailangan ng gobyerno natin without raising taxes. No? Mm-hmm. For example, noong 2011, 12.5 sabi ni Nene, but 12.4, no? 2012, 12.9. Mm-hmm. Last quarter, yung first quarter, 11.9. Mm-hmm. Bumaba pa. Siguro kasi lumaki masyado yung GDP, ano? Mm-hmm. So yung denominator lumaki. Alam mo, pinakamataas nito, 17%. Mm-hmm. Noong time ni Ramos yan. Okay? Noong time ni Ramos. Okay. Kailangan natin ibalik yan doon sa level na yon para maggastos natin lahat ng pangailangan ng education, health, social welfare, defense, Philippine National Police, lahat yan. Tsaka infrastructure, yung 5%. Mm-hmm. Napaka-importante nun. Yeah, Professor Guevara. Mm-hmm. Napakalaking kasalanan dyan sa pagbagsak ng tax effort, yung Bureau of Customs. Hindi ko malaman bakit pinagpapasensyahan ng Pangulo yung napakalaki nilang hindi na-attain na target. Alam mo, mas mahigit sa 50 bilyon ang hindi na-kolekta ng Bureau of Customs. Tapos yung smuggling, parang ang laki-laki niyang problema, hindi lang yun sa revenues, pero pati agriculture, no, natatamaan kasi nga hindi makalaban yung ating mga agricultural suppliers dahil napakababa ng smuggled goods, lalo sa petroleum. 32% daw ng petroleum products hindi nagbabayad ng tax. So bakit natin pinapabayaan yon? Dadagdagan ko yung sinabi ni Professor Guevara. Ngayon po tayong tinatawag na Direction of Trade Statistics na kinukompile ng IMF, International Monetary Fund. May ulat ang ibang bansa kung magkano ang kanilang pinadala sa Pilipinas sa produkto, at may ulat din tayo kung gaano ang natanggap natin. May diferensya yan, may kaibahan yan. Yung kaibahan na yon ay malamang galing sa smuggling. Sasabihin nila, pinadala dito yung produkto pero wala tayong record na natanggap natin. Mm-hmm. Sa noong panahon ni Estrada, panahon ni Arroyo, sa isang taon, 3 bilyon yung discrepancy. 3 bilyon piso. Mm-hmm. Sa ilalim po ni Pangulong Arroyo, ang average discrepancy every year, 19 bilyon. Mm-hmm. 6 na beses. Ganyan pong kalaki ang paglago ng smuggling. Kaya po, kasama ni Professor Guevara, nagtataka po tayo na ni minsan walang pinaiimbestiga ang Pangulo pagdating sa smuggling. Mm-hmm. Nawalan tayo ng ilang libong container, yung mahigit 2,000 container na naglaho, ni hindi siya nag-utos ng imbestigasyon. Mm-hmm. Secretary Coloma, mabigat po yun, ha? Daang matuwid, niya, pero yung smuggling daw ay tumaas. After Tax Evaders and Smugglers Program. Simula po na nag-umpisa ang administration, every other week, meron pong isang grupo na sinasampahan ng kaso sa court, sa husgado, laban sa kanila dahil sa smuggling at dahil po sa tax evasion. Hindi po totoo yung sinasabing wala pong effort to prosecute tax evaders at smugglers. Okay, maraming salamat, Secretary Coloma. Pero huwag po kayong bibitiw mula dyan sa Batasang Pambansa. Kayo rin po, aming mga manunood, magbabalik po ang Sona ni Pinoy 2013, ang special coverage ng GMA News TV.